welcome back to my channel. Oh, by the way, my name is JD Lesada. So, kung bago ka sa channel na to, welcome, welcome, welcome. And huwag mo na rin kalimutan, since nandito ka na, please, please, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa aking bawat upload. For today's video, kung nakita nyo naman sa thumbnail and sa title, tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit ng green screen effect. Dahil alam ko, nakatulad ko rin kayo na content creator na sawang-sawa na sa paulit-ulit ng background. At yun na lang ang ating paulit-ulit na ginagamit. So kung gusto nyo maging ganito yung background nyo, or maging ganito, this video is for you. Yung mga kailangan nating materials for the green screen effects. So, una, we need yung mga green na ganito or any solid na green or blue. Pwede rin po yung blue. Ngayon, ang ginagamit ko is the green screen effect. Kung ikaw ay iPhone user or iPad user or any iOS device, meron kasi dun sa ginagawa kong editing software, meron sila dong default na pwede mong gamitin yung green screen and yung blue screens effect para mapalitan yung inyong background. So in a while, ituturo ko sa inyo kung paano yun. So for this video, ang ginamit ko is Tela lang. Kasi kaya Tela yung pinili ko kasi ako po is na-assign sa iba't ibang client. So iba't ibang lugar. Pinili ko na lang si Tela para anytime pwede kong labitin at isabit kung saan saan at hindi na ako mamoblema sa aking mga background. Going back to the video, ang kailangan natin nga yung the Tela. So Tela lang na green. I suggest kayo, bumili rin kayo ng Tela. Nabili ko lang siya for 180 pesos. Parang 25 pesos per yard. Ayan. Not sure kung magkano. Basta parang 25 pesos, hindi bababa ng 50 pesos per yard. Bumili kayo ng ganitong Tela para kung gusto nyong maiba rin yung inyong background. And since gumagamit kayo ng iPad or ng iPhone, ito is magandang gamitin at sa mga nagsisimulang vloggers kagaya ko dyan. Huwag na natin patagalin, simulan na po natin paano yung pag-i-edit ng video. Turo ko na sa inyo step by step paano i-edit yung background using the green screen effect. First, kailangan natin i-record yung phone para may display tayo dito. Naka-record na siya and then punta po tayo dun sa apps na iMovie. Ayan. And then, meron po ulit dyan plus sign. So, meron na po ako ditong tutorial dun sa last week video ko. Ililink ko sa baba on how to edit yung vlogs step by step. This video, yung pagpapalit lang po ng background, yung ituturo ko sa inyo. So, ano po ba yung kailangan natin gawin? First, pumunta dun sa iMovie apps. And then, click the plus sign. And then, meron po dong movie and trailer. So, gagawin po natin is movie. Ayan. And then, piliin natin yung gusto nating background. Ito, may napili na ako. And then, create movie lang. Ayan, kung mapapansin nyo, 7.6 lang siya. And gumagalaw. So, i-click na lang po natin yung picture dito sa baba. And then, click natin si Can Burst Enabled. So, pag-click po natin yun, hindi gagalaw yung image natin. Naka-steady lang po yung image natin. And then, since 7.6 lang yung tinatagal, i-make sure nyo po kung gaano kahaba yung video nyo yung ilalagay, ganun din kahaba yung image na nakalagay po dito. Ang gagawin lang po natin, habaan lang po natin siya. So, halimbawa, ang ano ko is 1 minute. Ang video ko po na i-edit or depende kung gaano kahaba yung gagawin nyo pong video. So, yan, 1.16. Yan. So, since okay na, nalagay na po natin siya, ang gagawin naman po natin, ilalagay po natin yung ating video. Click po natin si plus sign, and then punta po tayo sa video, and then punta tayo din sa recently added.
Hanapin natin yung image. So ito, itong 59 seconds. So yan, green screen effect po yung gagamitin natin. Again, meron po ditong tatlong choices. We have the plus sign. So ia-add mo siyang video pero hindi yun yung pipindutin natin. The playback, alam natin kung tama ba yung video natin ilalagay doon sa green screen effect. And then meron tayo ditong tatlong tuldok. Meron cutaway, picture-picture, split screen, green and blue screen. Ito po yung tinutukoy ko, yung green and blue screen. Katulad po ng nasabi ko kanina, hindi lang green yung kaya ni iMovie. Kaya niya rin po yung blue screen. Click lang natin si green and blue screen. Yan po yung magiging effect niya dun sa ating video. So, ganun lang kasimple mag-change ng ating background. Ganun lang siya kasimple. Ang next step po nito, paano naman po kung medyo may mga bakas pa siya ng green? Mapapansin nyo po dito sa taas, meron siya nung parang adjustment. So, pag clinic po natin doon, pwede natin i-adjust yung strength para at least wala na siyang makikitang green sa background nyo. Mas luminis yung gawa po natin. Ayan. So, ayan. Pwede nyo siyang i-adjust. Ayan. Depende po sa inyo. Ayan o. So, pag in-adjust nyo siya, ayan. Medyo visible na yung background. So, medyo middle lang tayo. And then, ito pong nasa baba niya, minsan kasi may mga lines na nakikita dyan. So, para maiwasan yung lines, i-move nyo lang po siya. Ayan. I-move nyo lang. Pero since wala naman ako nakikitang lines, hindi ko kailangan siyang gamitin. Ganyan lang po, i-playback natin. Ayan. Ganyan lang kasimple mag-edit ng background effects. Paano naman po maglagay ng mga overlays or yung mga ano natin? Dito kasi sa iMovie, isang overlay lang yung pwede mong gamitin. So, ang ginagawa ko, dinadaan ko siya, and then, kiniklik ko po si save video, nare-render ko muna. Bakit nare-render ko? Para makapaglagay po ako ng mga text, overlay, and ano natin. So, dito po sa iMovie, meron kayong export size na tinatawag. You can export small, medium, high definition, HD 1080p, 4K. Ngayon, tinatry ko si 4K since supported naman ng 4K yung videos ko. So, click po natin si 4K. Ayan, nire-render lang. Habang nire-render natin yan para... kaya siya nire-render ni iMovie para mas smooth at wala talagang makitang green dun sa ating background at wala tayong sublight. Basta ang gagawin lang po natin ang tips, humanap tayo ng mas darker na background kasi pansin ko pag light, medyo sumasablight si iMovie, nagiging visible pa rin yung green. Kung ako sa inyo, kung gagawin nyo to, pumili kayo ng mas darker na background para sa ganon, hindi siya maging visible yung green po natin. Ayan. Wait lang natin, mag-export, mabilis lang naman siya. Ayan. Okay na siya. So, ang next step po natin gagawin, balik lang tayo sa project, and then click the plus sign, and then back tayo sa movie, hanapin natin yung na-render nating image. So, ito po, 1.16, and then create image lang po tayo. Ayan, mapapansin nyo, pwede na po tayo ulit magdagdag ng overlays. So, click lang po natin ulit si plus sign. And then, halimbawa, magdadagdag tayo ng subscribe button. Itugma lang natin, no? Playback lang po muna natin. Ayan, so halimbawa, maglalagay tayo ng subscribe button. So, click lang natin si plus sign, and then video, and then punta po tayo dun sa ating recently added. Hanapin natin yung video natin na may subscribe button. Wait lang po, kasi marami akong video dito, pasensya na. Okay, wala. So, sa image lang tayo, punta po tayo sa
photos, and then punta tayo dun sa YouTube. Where's my YouTube? Ayan. So, click lang natin subscribe. Add natin. Mali. So, delete. Mali, mali, mali po. So, ayan, lagay natin ulit. Plus ulit, sorry. And then click. Resign, and then picture in picture. So, gagamitin na po natin dito, picture in picture, kung meron tayong gustong overlay na ilagay dun sa mga videos po natin. Picture, picture. Ayan. Kung babalikan lang natin, reposition lang po natin, click natin yung image, and then meron dyan parang cross na arrows, and then lagay natin kung saan natin siya ilalagay. Pwede natin palakihin. Click po natin si magnifying para ma-zoom yung kanyang subscribe. Ayan, move lang natin ng konti. Ayan. So, i-playback po natin. Ganun lang po kasimple mag-edit ng background. At ganun lang kabilis magpalit po ng ating background. Basta meron tayong solid green, ganun lang po siya kabilis. Dito na po nagtatapos ang video na to. Sana nakatulong tong video na to para sa inyong editing at hindi kayo manawa sa inyong mga backgrounds. At dahil dito po nagtatapos ang video na to, again, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. I-click ang notification bell para updated ka sa aking bawat upload. For more tutorial, mag-comment ka lang sa baba, baka alam ko yung gusto mong malaman. And gawan ko rin siya ng video para sa ganoon, matulungan ko kayo. See you in my next vlog!